Okay, so let's proceed on the topic number 42. Yan, the early forms of prison discipline, which means, and ha, take note dyan ha, which means of uttering, ba, uttering, oh. Ayun yung term, uttering, insulting words. Ano ba yung uttering? Ako na, iwagaan din ako sa uttering na yun. Yan. Uttering. Pag sinabing uttering, it is something about speaking. Yan. Speaking. Talagay na. Uttering means speaking. Ugaliin nyo pag kayo ay nagbabasa, naiintindihan nyo. Okay, kasi pag ugaling cream ka talaga kayo, nagbabasa kayo, minsan may mga ganyang cream eh. Nagbabasa ng tanong, ang haba-haba, nag-aksyon ng oras, pero di pala naiintindihan. Wala, GG yun, tol. Kawawa, iyak-tawa ka nun sa board pag ganun. Okay, dito guys, pag core ad, when we say core ad, speaking yan, speaking. Tandaan ha. Kapag ito naman ay question documents, kasi pag question document, the word uttering doon, ibig sabihin, itinatransfer, ipinapasa. Iba yung word sa criminalistics doon. Okay, so let's proceed. The early forms of prison discipline by means of uttering insulting words or languages on the part of prison staff to the prisoner to degrade. Oh, ang purpose pala niya, no? Ang purpose pala, kaya nila sinasabihan ng tanga, bobo, mahina, inutil, chupapi, ungas. Ang isang PDL is para malomoral. Okay, parang sa inyo, di ba? Malomoral. Ang purpose ay malomoral. Okay, malomoral. Parang wala na siyang silbi sa buhay niya. Di ba? So, kasi pag sinabing high moral, ayan. Ito mahilig na ginagamit ng mga criminology. Alam mo ba, ako ay high moral. High moral. Anak ng tokwa, hindi naman alam ibig sabihin ng high moral. Pag sinabing high moral, that is a feeling of accomplishment. Note yan. Feeling of accomplishment. The mere fact na may natapos ka, sigurado tumataas ang iyong confident. You know. Yun ha. So ngayon, na, ano itong social degradation? O, alam nyo na yung social degradation. Pagpapahiya, yan. Monotony, paulit-ulit na ginagawa, off diet, nakakaboring. Corporal punishment, torture, kapag mass movement, ano yung mass movement? Ano yung mass movement daw? Ito yung sabay-sabay. Okay, so ano sagot natin dito mga chupapi? So number 42, that is, ayun na sinasabi ko. Very good. That is a social degradation or public image or pamamahiya. Okay, galingan. Mga pag-chupapi talaga kayo. Gagaling na. Okay. So, ito yung tanong sa board na, no? Yan, tingnan yung tanong sa board. Yan, ginawa ko nilang definition of terms. Kaya mapapansin nyo sa mga libro ko, talagang isa siya sa mga best-selling. Kasi yung mga common na gathered na question, ginagawa ko nilang definition of terms. Okay, tulad nito, this is the exact board question. Giving the same food that is off diet or requiring the prisoner to perform drug or boring daily routine. Ayun, paulit-ulit na lang, di ba? So, okay na tayo dito. Kaya na, kay mass movement. Pag mass movement, mass living. Cell blocks, mass eating, mass creation, mass batting. Ayan, mas marami, mas masaya. Okay, parang kahit saan yan, the more the merrier, the more na ano ka, nakakailang rounds ka, mas masarap. Okay, tayo dyan na. Okay, so next. Yan, he is the first leader to prescribe
the imprisonment as correctional treatment. Okay? Tapos, anong sinasabi niya? Anong sinasabi ng ano na to? For the major offenders also responsible for abolition of death penalty and torture as a form of punishment. Pero anong tinanong sa board? Ayan, tinanong niyo. Ito ha, take note to ha. Prescribed imprisonment. Take note, ayan ang keyword nyo ha. Huwag na ikukuha ng kung ano ng mga keyword nyo. Yan na ang imprisonment lang ang keyword. Tama na yung imprisonment lang. Pero meron pang binigay si examiner na tanong tungkol kay William Penn. Yan naman yung i-correct mo through workshop rather than hellish confinement. Okay? Correct? Correct through workshop rather than hellish confinement. Mas maganda na ano mo siya, i-workshop mo na lang siya. Mas kapakipakinabang pa yun kesa naman na ikulong mo ng solitary confinement. Okay, sino-sino ba yan? Ay, sila naman tinatanong yan. Is it John Howard? Tanggal na si John Howard dyan. X ka na, John Howard. Pak. Si Gloria Macapagal Arroyo, former president ito. Siguro, ano yung nai-ano na ito, naiambag sa dito sa correction. Parang wala naman eh. Aside dun sa ano, sa abolition ng death penalty or prohibition, wala na. Tanggal ka na. Okay? Ano pa to? Oh, yan. O, tama nga. O, galing ni ano. Iba na. Hinga eh. O, tanggal ka na. Yan. So, Rutherford Days, siguradong hindi yan. Sasagot natin dyan si William Penn. Okay. Sino ba si Rutherford Hayes? Yan. Rutherford Hayes, sino ka ba? Yan. Si Rutherford Hayes po, eto naman siya. Ayun, galing ni Kayla. President of American Prison Association. Ayun, no? Is the president, ayun, president of the National Prison Association. Diba? So, ayun yung American Prison Association. That encourage the separation of offender by age, practice of indeterminate sentence, academic, and vocational training for the inmates. Okay? So, isa-isahin natin ito, mga chapapi, ha? Isa-isahin natin. Yan, lagay natin dito. Text. Okay, isa-isahin natin yan. Yan. So, unahin natin yung tinatawag na separation. Take note, mga chapapi, ha? Separation. Separation. Pangit yata na kulay na. Yan. Separation. Yung separation na yan, pag pinag-uusapan natin sa view core, take note ha. Pag pinag-uusapan natin na sa view core, take note mga chapapi. Kung view core ang term natin, pag separation, then that is a diversification. Okay? Pero pag BJMP ang pinag-usapan, then go for the classification. Okay? So, ayan yung tinatawag nila dyan. Sir, ang tanong naman natin, naalala niyo yung classification kanina? O, i-define natin yung ano niyan. Mga classification yan. Define natin. Lagay natin dito. Pag sinabi natin classification, ay yung tinatawag natin na assigning or grouping of the PDL for the effective rehabilitation. Okay, for the effective rehabilitation. Ayan naman po yung tinatawag nating classification. Pag pinag-usapan naman natin yung tinatawag na diversification, iyan naman po ang tinatawag natin na ano?
That is a proper and proper segregation of the PDL. That is a proper segregation of the PDL. Paano mo siya i-segregate? Okay, una, nandyan yung tinatawag natin mga uri-uri ng diversification, di ba? One, nandyan ang diversification by mental or medical condition. Ano yan? Baliw ba yan? May topak yan? Siraulo ba yan? Halimaw ba yan? O baka mamaya super science yan, tol. O baka mamaya si ano yan? Budoy yan. O baka mamaya si Tina yan. Di ba? Di ba? Okay. Sumunod. Nandyan ang diversification by age. Ay, yun, no? Diversification by age. Ano yan? Ilang taon na ba yan? 17 ba yan? 18? Adult ba yan? O, di ba? O, halimbawa, 17, 16, mo, swabe yan to. Lumalaban yan to. E, paano kapag mga ano na, mga 70 years old? O, yan, matatanda na yun. E, ba, kaya nga dito sa, ano, sa Manila? Yung mga prostitute na dito sa Manila, parang baby. Pagtingin mo, gaganda eh. Yan pala, puro tanggal ng ngipin, puro ano na, puro pustiso. Pag ngumiti, kalam baby, ang gilagid eh, no? Mga prostitute. Kaya kapag, ano yung, pag binili mo yun, tol, humihigop ng todo yun, tol. Parang vacuum, magaling mang vacuum yun. Okay, so, sumunod yan. Ayan, nasunod natin. Nandyan din ang ikatlo. Yan. Nandyan ang diversification by sex. Uy, may sex. Ano yan? Ito, nasusuka dun. Alam mo, sa totoo lang, di ka masusuka, tol. Patayin mo ilaw. Di ka masusuka, di ba? Sarap na sarap ka na. Okay, diversification by sex. Ano yan? Lalaki ba yan? Babae. Ayun, no? Lalaki, babae, ma'am. Kaya bawal natin pagsamahin ang babae o lalaki, ha? Yan. Sometimes, kung ayaw nyo ng sex, kasi sagwa naman eh. Or gender. Ayun. Okay, ika-apat, nandyan din ang tinatawag natin diversification. Diversification by degree of custody. Yan, no? Degree of custody. Ano yan? Sineseparate po yan. Yan. Yung person deprived of liberty yung tropa. So, diversification by degree of custody. Ayan. Yung ano yan? It can be minimum, medium, maximum. Di ba? Yan yun. Ayan yung mga inuuri natin. Minimum, medium, minimum, medium, at saka maximum. Okay, ayan yung ano, common po na ano, na uri, na apat na yan. Apat yan. Actually, apat yan. Apat. Diba? So, maliwanag tayo dito ha. Ayan yung ano, tandaan nyo dito pag diversification, MADS. MADS. Medical or mental condition, age, degree of custody, and sex. Yan, MADS. Tandaan nyo si MADS. No? Yan. So, maliwanag na tayo dito, ha? Separation. Yan. So, dagdagan natin ang paghihirap nyo. No? Kasi masyadong basic yung mga natin, discussion, basic. Yan. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na classification board. Yan. Classification board. Okay. Ang classification board, tandaan nyo yan, parehas yan tawag sa BGMP tsaka Bucor. Okay, parehas yan. So, dito guys sa ano sa BGMP. Okay? Ang chairman dito, sino chairman dito sa BGMP? Sino chairman? Si assistant warden. Ayun, assistant warden, no? That is a assistant warden. Assistant warden, huwag niyong i-revise.
Okay? Siya yung chairman na chairman. Siya ang chairman. Yan. Dito guys, ang chairman naman dito, pag Bucor, ang chairman naman nila dyan ay si superintendent. Yan, superintendent. Okay? Siya yung pinaka-chairman dyan. Chairman. Take note yan, ha? Take note. So, maliwanag tayo dyan, mga chupapi, no? Okay? So, take note natin. Take note yan, ha? Okay. So, next. Yan. Next natin. Next. Ay, hindi pa rin napunta. Burahin na. Burahin ko lang to, ha? Yan. Okay, so number 44. Ayun. Ay, hindi. Pag ano kapag babae na warden, wardress. Yan, yun natin ha. Yan, para hindi nyo makalimutan ha. Kapag ano, kapag babae na, wardress yun, wardress. Ayan yung official name. Official position. That is the official position. Okay, yung ano yung wardina na yan. Ayan yung ano, wardina. Is just a prison is long term. Yan, prison is long term lang yan. Okay, prison is long term lang. So, ito ngayon. It refers to prison used to confine slave where they were attached to workbench. Okay, workbench dun sa pinagtatrabaho nila. And forced to do hard labor in the period of their imprisonment. Ang sagot natin dito, ito, underground. Ano sa ilalim ng lupa ito eh. Diba? Tanggal na to. Yan, tanggal na to, yung underground cistern. Okay, if ever tinanong sa inyo, bigla, binigla kayo, may ano, attached to pillar and hard labor. Ano kaya yun? No? Ako rin, nung tinanong yun sa board, nagulat din ako eh. Kakaiba, chupaping tanong yun eh. Yan. Attached to pillar and hard labor. The answer is ergastulum. Yan. Is ergastulum pala yun. No? Take note yun. Attached to pillar and work and hard labor. So, ang Sing Sing prison, malayong-malayo. Okay? Malayong-malayo ang Sing Sing prison. Dahil ang Sing Sing prison, yan, oldest prison in US, kung pag-aaralan natin yung ano, pinaka-history natin dyan, dito nangyari yung our naganap ang first female executed through yan through electrocution and the first female electrocution diyan nangyari tol. Sino kaya yon? Si Martha M. Place. Okay, ang sagot natin diyan ay si Martha M. Place pag ganyan. Okay na, si Martha M. Place. Pero guys, siya nga ba ang talagang kauna-unahang na-execute? Hindi po. Dahil ang kauna-unahang na-execute, the first ever recorded to be executed. Sino po? Yan. To be executed in... Yan. Yan. The first ever executed through yan, through electrocution in Auburn, yan, in Auburn, New York. Sino kaya yun, no?
Sino kaya? Ayun, very good. Ang galing ni, ano, ah, ni RJ. Ah. Very good. Si William and Kemmler. Yeah. Actually, nung time na to sa ano, nalabas sa board to, 2014 ko pa nilagay yan. Diba? Tapos lumabas lang yan nung 2016. Ang galing, no? Parehas lang kami siguro ng examiner ng source. Wait ko ba kung nagbakit ganun eh? Nagkakataon lang siguro. Okay? So, if ever ang tanong naman sa inyo, yung youngest, ayun o, youngest executed, yan, true, yan, youngest executed true electrocution in South. O kaya nangyari naman ito, buong mundo, in the world to. Yan. Pero nangyari ito sa ano, sa may South Carolina. Ba? Si Marshall Ama nakapunta na ano, South Carolina. Ang lupit ni Marshall Ama, tapos doon ka lang mamamatay. Hindi ah. Hindi 'yun. Okay, sino? Starting to letter G. Ayan, G. G pala. Sino kaya? Si? Sinong G yun? Oo, yan. Yung bata, Black Pepple. Si George. George? W. W. A. Ito. Patay! George Stinning Jr. George Washington ka pa. Okay. So, youngest executed to electrocution. Si Enya, si George Stinning Jr. Take note yan, ha? Take note po yan, mga chupapi. Si Marshall Ama. Okay, base sa record na ano ng Bucor, tandaan niya. Si Marshall Ama. Yan. Si Marshall Ama ay anong kaso 'yan? Ay ilang taon si ano si George Steeny? 14. Yan, dapat muna natin ito. 14, no? 14. 14 years old. Yan. Yan. 14 years old. Yan. Yan. Yan ha. O, din. Dahil kay Marshall Ama. Si Marshall Perez Ama. Ano talaga yung kaso nito? Ano talaga kaso nito, guys? Kaso lang nito, guys, talaga. Theft lang talaga. Theft. Nahuli siya nung 16 years old. Yan, 16 years old siya nung nahuli. Take note niya na, 16 years old. Tapos, nung siya ay nakakulong, siguro, ano siya eh, si Marshall Ama, halos, ano na siya, kinakatakutan siya. Dati, ano lang to, utusan ng mga, ano, ng mga mayor. Hanggang sa namuno siya dyan. Okay, naging, ano siya, talagang matindi. Okay, naging parang hari ng selda, kung baga tawagin nila. So, there was a time na itong ano to, itong si Marshall Ama na to, ay merong jowa. No, yung kanyang live-in. So, live-in niya, yung ka-live-in niya po, ni-rape. Kawawa naman. So, nung na-rape yan, nakapagsumbong pa yung girlfriend niya sa kanya. Sabi sa ni anong girlfriend niya, na-rape ako. Sino nang rape sa iyo? Yung personnel. Yan, yung personnel diyan. Ah, ganun ba? Oh, sige. Ni-rape ka pala. Pero itong babae na to, nag-suicide. Itong babae nag-suicide to. So, anong ginawa niya? Naburyong si baby ama.
ang ginawa niya, pinagutan niya ng ulo. Okay? Pinugutan niya ng ulo ang nang rape. So, napinugutan niya ng ulo, mga ano na siya noon, mga ilang taon na lang din siya noon, then it was a time na kinasuhan siya ng murder at in-implement sa kanya ang death penalty. Okay? So, death penalty for true. Yan, death penalty through electrocution. Take note yan, ha? So, ayan po yun. Ayan ang kwento ni Marshall Ama. In case naman, ang tanong naman sa inyo, yan, dagdagan natin mga paghihirap nyo, no? May tinatawag naman tayong ano, lethal injection, no? Para tuloy-tuloy tayo dito. Lethal injection, no? Sa Pilipinas, we have a Republic Act 8177. Okay, alam niyo na may mga gamot diyan, no? Basic naman 'yan, yung mga gamot, 'di ba? Mga gamot 'yan. Buray pa, buray. May ako nang aburay. Buray ko lang 'to, ha? Yan, para may masulatan naman ako. Yan, you know. Yun. Tingnan natin. So, nandyan ang tinatawag nating lethal injection. Okay, sa lethal injection, guys, there is a law in the Philippines, Republic Act 8177. Okay, so lethal injection lo yan. So, may unang gamot dyan na maaaring iturok sa isang tao. Ano yung unang gamot na maaaring iturok sa iyo sa isang tao? Una, yung tinatawag natin na sodium. Yan, sodium thiopental. Sodium thiopental. Or in the other book, sodium thiopentotal. Thiopentotal. Sana all may tayo, no? Okay, halimbawa yung puso mo, nahihirapan ka na, tol. Ang sakit na ng puso mo, tol. Diba? Patulugin mo na yung puso mo. Pero hindi naman para sa puso yun. Patulugin mo na ang sarili. Okay. Ang purpose niyan ay... Uy, wala. Ang purpose niyan is para ikaw ay magkaroon ng deep sleep. Yan. Deep sleep. Yan. Matulog ka na, baby. Okay? Matutulog ka na yun, tol. Yan. Sumunod. May tinatawag naman tayo na ikalawang gamot. Nandyan ang pancuronium bromide. Okay? Nandyan ang pancuronium bromide, mga chupapi. Ang purpose naman ng pancuronium bromide ay maaring ginagamit ito para do. Para sa itong ano, pancuronium bromide na to? Para i-paralyze. And paralyze muscle at ano pa, or yan, or meron pa, kung hindi naman ma-paralyze yan, then relax, maring pwede nyo mabasa, relax yan, relax the muscle, ayun, diba? Ayan mga possible na may counter natin. Okay, so ngayon nandiyan yung ikatlong gamot. Ano po yung ikatlong gamot na yan? Okay, ano na po yung ikatlong gamot na pag-uusapan natin? Yan, ha? Yung ikatlong gamot. Nandiyan ang tinatawag natin na ano? Yung pangatlong ngayon, potassium chloride. Ayun, no? Chloride. Potassium chloride. Potassium chloride, ang purpose po nito, mga chupapi, mga chapopoy sa buong mundo, ito naman ay para patulugin na ang iyong puso. Kawawa ka na yan, tol. Magkakaroon, stop heartbeat. Kawawa ka na, tol. Kawawa na yung puso mo. Ayan, di ba? Lalo na pag nasasakta na yung puso mo, nahihirapan na.
wawa naman yung puso mo. Kaya sabihin mo, pag nasasaktan ka na, tol, inom ka nila ng potassium chloride para tumigil na yung puso mo. Pero guys, sa tandaan nyo, ang puso ay pumping organ lang yan. Kaya naman, pag ikaw, sabi mo, ano yung common? Pag nasaktan ka, iniwan ka ng jowa mo, sabi mo, ay, broken-hearted ako. Mali yun. Kung mo sabihin broken-hearted ka, ang puso, magka-pump lang ng ano yan, dugo yan. Tandaan mo, pag sinabi mahal mo ba, huwag mo sabihin, I love you from the bottom of my heart. Huwag yun, mali yun. I love you from the bottom of my hypothalamus. Yan. Kaya kapag ikaw ay nasaktan, sabihin mo sarili mo, ay, hindi pala ako broken-hearted. Broken hypothalamus ka. Okay, tatandaan yan ha. Tandaan nyo yung mga gamot na to ha. Sodium thiopental or thiopental, pampatulog. Pancuronium bromide, pampaparalyze or relax ang muscle. Potash, huwag naman broken-minded. Nako, sira ulo yun, tol. Okay, potassium chloride, pampatigil ng puso. Okay, manag yan ha. Next, with regards sa sino yung mga nabiktima ng ano niyan? Nabiktima? May nabiktima yung lethal injection niya sa Pilipinas eh, di ba? Noong muling ma-reinstate ang death penalty, yan ha. So, eto, noong muling ma-reinstate ang death penalty, yung ano niyan, kauna-unahan noong ma-reinstate niyan, ay si ano, si Leo Echegaray. Ay, nawala yung tinatype ko. Ayun. Yan. Si Leo Echegaray. Okay, Leo Echegaray. Okay? So, ang case niya ay rape. Ayun, no? Rape. Okay, ang case niya ay rape. Nandyan din yung babae. Sino yung babae? Ayun yung favorite nyo. Si Josefina Esparas. Ayun. Ayun naman yung kaso niyan in relation to drugs. Okay? Nung hahayong pala yung. Iyan o. So maliwanag tayo dito mga chupapi ha. Okay. So. Yan ha. So, maliwanag na tayo dito, mga chupapi, ha? So, ano sagot natin dito? O, tanggal na yung, ano nyo, yung underground cistern, Sing Sing, Alcatraz Federal Penitentiary, tanggal na yan. So, ang sagot po dyan ay, ano daw? That is a ergastulum. Ignote, ha? That is ergastulum. Okay, pag-aralan natin tong Alcatraz Federal Penitentiary. Diba? Pag-aralan natin yan. Okay, dito tayo sa ating mahiwagang whiteboard. Ayun, dito tayo. Paglaban-labanin natin ang lahat niyan. Unahin natin si ano, si Alcatraz Federal Penitentiary. Yan, si Alcatraz Federal Penitentiary. Okay? For the purposes of the board exam, pwede natin siya tawaging The Rock. Okay? Pwede natin tawagin na The Rock yan. Pero sabi ng mga ibang presong nakakulong dyan, tinatawag nilang Helcatraz. Yan, Helcatraz. Yan, tinatawag nilang Helcatraz yan. Kasi sabi nga nila, once na napunta ka niyan, parang wala nang takasan. No? Parang wala na, malayo na sa buhay mo. Itong ano na to, itong kulungan na ito ay gawa po yan sa steel. Gawa po yan sa steel. At matatagpuan po natin yan sa San Francisco Bay. Na matatagpuan yan sa ano, California. Okay? So, itong kulungan na ito ay meron siyang ano, ilan ang cell niyan? Meron siyang 600 cells. Sipin mo yan tulog. Okay, ngayon, ang tanong dito, meron nga bang nakatakas sa Alcatraz? May tanong, oh, meron nga bang nakatakas sa Alcatraz? Meron nga ba?
Meron nga ba nakatakas sa Alcatraz? Meron po. Okay? So, meron na. Yes, meron na. Yes, meron. Okay, ganito ang kwento niyan. Merong isang tao na napakataas ng IQ. Parang superior IQ. Nandyan si Frank Lee Morris. Yan, si Frank Lee Morris. Na meron siyang superior IQ. Yan, superior IQ. Yan, di ba? So, ito si Frank Lee Morris. Magaling siya, nagmamatsyag, maraming kinaibigan. Hanggang sa makilala niya ang magkapatid na si John Anglin. Yan, John Anglin and Clarence Anglin. Okay? So, lumipas ang panahon, mga oras, araw, may nakilala pa silang isa. Sino yung isa pa na nakilala nila? Yan, ang pinakaungas na si Allen West. Yan. So, pinagplanuhan nila. Apat silang nagplano. Tandaan, take note. Yan ha. Tandaan ha. Apat silang nagplano. Kaso, ang problema, tatlo lang ang nakatakas. Kasi ang bagal nitong Allen West na to. Late na to dumating. Kaya kailangan, kapag kayo, ay dapat lagi kayo maaga. Kaya naiwan siya. Okay, sino na yung mga nakatakas? Yung tatlo lang. Una, tandaan yung tatlo lang nakatakas ha. Si Frank, sino pa? Si John. Yan, si Frank, si John, and sino? Si Clarence. Sila lang ang nakatakas. Okay, maliwanag yan. Pero sabi ng Alcatraz, hindi sila naniniwala nakatakas yan dahil nung time na tumakas daw yan, panahon na mataas ang karet ng tubig at tag-ulan. Okay, merong article sa internet na na nagpadala pa ng litrato sa Alcatraz. Okay, so itong Alcatraz na rin to, napasara na po ito. Okay, close na po siya ngayon. Bakit? Alam naman natin, kapag ang kulungan ay katabi ng dagat, ilog, mabilis mga lawang yan. At mataas kasi ang maintenance niyan. Okay? Wala na siya. Wala na siyang pondo. Yan, lack of funds na. Lack of funds. Okay? So, meron namang isang kulungan. Yan, check natin. Yan, oh. Meron namang isang kulungan na pinakamalupit sa malulupit hanggang ngayon ay nariyampa. Ang tinatawag natin ay ang ADX Lawrence. Okay, nandiyan ang tinatawag nating ADX Lawrence. Okay? So ang ADX Lawrence ay matatagpuan natin 'yan sa Colorado. Colorado. Yan, Colorado, USA. Yan ang tandaan, Colorado, USA, ha? Okay. So itong Colorado, ito yung ADX Lawrence. The word itself, tingnan niyo ha, ADX. Tandaan. Pag sinabing ADX, yan yung tinatawag natin na administrative maximum. Okay, kung naguguluhan ka pa sa buhay mo, pag sinabing administrative maximum, we consider it as a super maximum. Okay, tanong. Sa Pilipinas ba, meron ba tayong super maximum? Wala. Tandaan mo, mga nilalagay lang sa supermax, mga super science yan. O, sino yung mga nilalagay sa mga super maximum na na hanggang ngayon ay nakakulong sa ADX Lawrence? Unang-una, nandyan si El Chapo, ha? El Chapo. Sino si El Chapo? Si Joaquin Guzman, di ba? Nandun si Joaquin Guzman. Yung sa Mexican drug lord, di ba? Yan. Ano pa? Yung mga member ng ISIS. O, diba? Isipin mo, tol, pag makukulong ka, dapat ito yung hangarin mo. Kasi nandiyan yung mga
super science to, di ba? Sabi nga, di ba, kapag mga motivation, surround yourself with positive people. Ayan, mga positive people yan, tol. Surround, para maging super science ka. At nandyan din ang mga member ng Al-Qaeda. O, di ba, yung mga nahuli? Di ba? Nandyan mga member ng Al-Qaeda. At ang malupit dito, tol, nandyan din naka-stay yung sa Boston, yan, Boston Marathon Bombing. Isipin mo, tol, oh, magkakasama kayo doon. Di ba? So, ang kanilang kulungan dyan na meron siya lang CCTV. Okay, isipin, CCTV. 24/7 security. At isipin mo, chupapi, isang gwardiya, tanda niya, one guard, isipin mo, one guard for every cell. Diba? May isang gwardiya sa bawat isang kulungan. At ang malupit pa dyan, may infrared. At ang pinakamalupit dyan, nandyan yan sa gitna. Gitna. Yan, nasa gitna. Gitna at napapaligiran ng bundok. Yan, isipin mo yan, tulo. Makakatakas pa kaya si El Chapo dyan? Yan ang tanong natin. Sabi nga, o nga, may kwento siguro, no? Sabi nga, siguro, sabi ni siguro ni, ano, ni El Chapo, ISIS, ilan ang napatay? Marami-rami na rin. Nabomba. Al-Qaeda, ilan? Marami na rin. Sabi nung sa Boston Marathon Bombing, kami rin, marami din. Grupo pa nga eh. Dami, di ba? Di ba? Sasabog na utak. Yan, at ayun yung matindi talaga sa ID Explorers. Ha? Okay, kaya ang tawag ng mga tao dito, take note ha, that is a hell in earth. Yan. And that, ayun yung hell in earth. Take note yan, mga chupapi. Nakakasunod ba kayo? Nakakasunod ba, mga chupapi? Ay, nakakasunod ba kayo? You know, yun ang mga gusto ko sa mga chupaping to. Okay, punta tayo dito sa natin. Nasagot na natin ang mga katanungan ng number 44. So, sagot natin sa number 44, that is ergastulum. Okay, banat. Yan, o yan yung ergastulum, oh. Diba? Kaya pala pag sinabi natin ergastilos, ayun, no? Ergastilos. Kaya pala yung examiner, gumamit siya ng pilar. Kasi pag sinabi ergastilos means pilar. Okay? So maliwanag tayo dito ha. Tandaan yan ha. Tapos, yung iba naman na ergastulis, di ba kakaiba chain gang? Chain gang, galing. Di ba? Para pagano, pag ergasterios workshop. Ito hindi pa naman nilalabas to. Ito hindi pa, wala pa. Ito lang yung pilar. Ako rin nabor yung ano, sabi, ano ba yung pilar 9? Ako hindi ko rin alam. Alam ko lang criminal justice system pag pilar eh. Yung pala, yung poste pala yun, no? Pag sinabi pala ano, pilar, poste. O yan, alam nyo na yan ha, poste. Yan. Yung pototoy natin, pilar din yan. Hindi, joke lang ha. Okay, mga tropa, sige, banat lang, number 45. Okay, the first and longest who served as warden in the Alcaraz Federal Penitentiary. O, sino to? First and longest. Sino yung first and longest natin? Kaya, dyan. Yan. Sino yung first and longest? Ito, sino tong Vicomte John Jacques Philip Bilane? Okay, si Vicomte John Jacques Bilane, guys, siya yung tatagorian natin na, sino ba to? Ano? Vicomte John Jacques. Sino yung Vicomte niyan? Ay, ayan pala, yung tinaguriang father of, yan, father of modern penitentiary
science. Ayun, oh, 'di ba? That is the father of modern penitentiary science. Okay? So ano pa? Si sino tong Olin Gypsy or Blackie Blackwell? Ay, ito naman si ano, si Blackie Blackwell. Hindi yan aso ha, tao yan. Ayan yung last and final warden. Okay, that is the last and final warden. Okay? Si ano, si James B. Bennett naman, siya naman ang ano, he wrote the closure of Alcatraz. Alcatraz. Yan. He wrote the closure of Alcatraz. Diba? Diba? Sana all, no? May ano, closure, no? Minsan, yung ano, nang go-ghosting, wala mang closure, diba? Minsan, yung mga babae, hinahanap, may closure, gusto namin ng closure. May jowa na may closure pang hinahanap, diba? Diba? Kawawa tayong mga lalaki, guys. Mabainin. Gusto closure. Tapos habang closure na, di ba? Tapos konting ano lang na ano ng ex-dam, di ba? Huling tikim, busit na yan. Ang walang hiyang babae yan. Okay, mabuhay ang puki. Puki, puki. Okay, so sino ang sagot natin dyan? That is a... Sino ang sagot yan? Ah, syempre, sino yung natitira dyan? Si James Aloysius Johnson Old Saltwater. Siya yung kauna-unahan at pinakamahabang ano warden, the first and longest. Ayun na. Yung isa, last and final warden, si Blackie Blackwell or si Olin Blackwell. Okay, tuloy natin. So next, tuloy tayo dito. Ay, saan tayo dito? Wala tayo ah. Ano number na ba? Ayun. Ayun oh. Si Bicomte, Jack Spirting. Oh, ito tayo. Oh, sige, ito. Litratuhan niya ito oh. Ayan, si ano, si Pretty Wilkinson. Tapon nyo na yan. Tapon na natin niya si Pretty Wilkinson. Ayan yung ano. Ayan yung mali na kumalat, di ba? Ayan yung maling kumalat noon. Kaya nung ano, ano, nakikita ko noon, sabi ko, bakit sinagot niya si Fred T. Wilkinson? Okay? Hindi siya yung pinaka-last warden. Okay? Nagulat ako, ba't kumalat yung ganyan eh, di ba? Ang tama doon si Blackie Blackwell. Okay? So, eto na. Burahin ko lang to ha? And para hindi kayo mahirapan. Yan. Okay. Busit to si ano. O nga, sino yun, ano, si, ano yun, si, tignan din nga natin yun, si Fred T. Wilkinson. Kalimutan ko na rin yan eh. Si Fred T. Wilkinson. Wilkinson. Kinson. Yan. Yan. Ano to? Okay, para sa Alcatraz din to, lima. Sa Alcatraz. Alcatraz. Try na nga hanapin natin. Habang may time pa, no? Ayan. Sino itong Wilkinson? May ibang mga talaga. May ibang mga website na ano, mali ang pagkakaano. Sabi naman ng ibang website. Oh, to, ano. Hanapin yung mga foreign website. Ayan. Hanapin natin si Alcatraz. Alcatraz Wardens. Yan. And list. Ito. Yan. Tingnan nga natin ito. Yan. Lagay natin yung mga history, administration. Yan.
last person prisoner. Yan. Nakita niyo na, nakita niyo na. Hindi ko makita. Ayun o, ito. Si ano, Olin G. Blackwell nga. Ito. Nakita niyo to. Ano? Hindi niyo kita? Hindi niyo kita. O, ayun o. Si Olin G. Blackwell nga. Yan. Tapon niya na si ano? Wag niyo na isipin si ano, Freddy Wilkinson, no? Sasakit na ulo niyo dyan kung sinin. Pero may mga ibang website, mali. Diba? Okay, so anyway, let's proceed. Okay, so much for that. Yan, dito na tayo kay ano. Yan, number 46. Yan, it is known as the age of prison. Yan, age of enlightenment. Yan. O, niyan, sagot natin yan. 1817, gugaling, oh. Oh, gugaling, oh. Gugaling mga tropo. Age of prison, oh. Okay, so kung age of prison yan. Ito yung ano. Ano tong 1870? Ano yung 1870, guys? Ano tong 1870 to 1880? Sige nga, tulungan nyo nga ako dito. Ayun, very good. That is the golden age. O, tandaan ha. That is the golden age of penology. Ayun, no? Golden age. Anyway, etong ano, etong 18th century, kaya bakit siya tinawag na age of prison or age of enlightenment? Sige nga, ano isa, bigyan niya kayo na ano, ng pinaka-core niya. Diba? Pinaka-core niya. Ano yung pinaka-ano? Pinaka-naging kagandahan yan. Combination of modern. Ayun, very good. Ang pinaka-importante, tandaan na, human dignity. Yan, human dignity. Yan. Ayun na naman kayo, kala nyo, ma. Ano daw yung 19th century? Okay, so, ayun, naalala ko tuloy yun eh. Sasagot, human dignity. Okay, so, sagot natin dyan, that is a 18th century. Okay, that is an 18th century. Diba? Kaya nga, dito, maano lang kayo dito eh. Pantusawa kayo dito eh. O, ayun, no? Ito yung ano, exact na natanong sa board doon. Tingnan niya. Yan nakakatuwa. Exact na tanong ko sa board doon. Yan nga, puro definition of person ang ginagagawa ko sa buhay. Yan o. Age of enlightenment or reason when people began to value rationality and human dignity. O yan. Yan yung exact na ano na tanong sa board. Yan. Age of enlightenment. Way back 2019 tsaka 2018 yan. Okay? So, next. Yan. O, ito. Ito. Ano to? Yan. It has been regarded as a forerunner. Ano yung forerunner? Pioneer of the modern penology and known as the hill due to extensive use of parole, social case, work training, school type, institution. Sino pa to? Director Cebolon, Brockway, namumuno dyan. Yan. Okay. Bago, ano sagot natin yan siguro? Ano sagot natin dyan? Is it a Borstal? Taga saan si Borstal? Ay, Borstal, taga saan ka? Taga saan to? Kasi, ayun, England. No? Taga England ka naman eh. O, sino tao na ito? Si Sir Evelyn Ragel Bryce. O, tanggal na. O, kainas na kasagot. Tanggal na. Okay, sa ano, sa Auburn. Okay, sino yung tao dito pag Auburn? Sino yung tao? Si Elam Linds and Architect John D. Cray. Ma, Architect John D. Cray. Tapos ang nangyari, sino lumipat dito sa ano, sa Pennsylvania?
Sino lumipat sa Pennsylvania? Si Elam o si John? Siyempre, si Elam. Siya yung lumipat. Okay, kinuha siya. Sabi, Elam, dito ka na. Yan, Elam Linz. Nilipat siya sa Pennsylvania. Okay? Diyan pa lang, sa ganyan na technique na yan, alam mo na kagad kung ano ang sagot. Diba? Ano sagot natin yan? Ayun, siyempre, that is a what? Elmira Correctional Facility. Okay, take note na. Elmira Correctional Facility. Ngayon, pag-aralan natin yung Auburn. Okay, punta tayo dito. Pag-aralan natin tong Auburn ito. Yan, Auburn. Pag-aralan ka na namin. Yan, si Auburn. Ang tawag sa kanila talaga, nakapagtaka ka, tawag ng mga author sa kanila, two rival prison. Okay. Di ko naman lalo, hindi naman sila tao siguro, no? Bakit nag-aaway sila? Dapat pag sila mag-aaway. Isipin mo, kulungan nilang nag-aaway pa. Malulupit talaga, no? Ginawa nilang tao yung, ano, yung kulungan. Una, nandyan si Auburn. Yan, wala pa. Relax ka lang. Relax mo lang pututi mo dyan. May sagot na ba tayo dito sa 40? Ay, meron ba? Ano ba sagot sa 46 dyan? Sige nga, i-share nyo sa kanya. Yan. Ito yung nawala. Teka lang ha. Burahin ko. Yan. So, Auburn. Auburn. Ang buong pangalan niya, Auburn Correctional Facility. Yan ha. Ayan yung kulungan. Take note ha. Ayan yung kulungan ha. Tandaan nyo ha. Ayan yung kulungan. Ayan yung prison. Okay? Sa ano naman yung kanilang system, tandaan ha, pag ang tanong naman sa inyo ay system, ito ang inyong nasa utak. Maaari siyang tawagin na Auburn system. Yan, pwede siyang Auburn system. Pwede siyang tinatawag na congregate system. Yan. Ano pa? Pwede rin siyang tinatawag na New York system. Yan, dami tawag. At saka pinakamalapit sa kanilang lahat, yung tinatawag na factory system. Factory system. Okay? So, yan. Sabi ngayon ng mga ano, dumating si Elam Linz. Yan, si Elam Linz. As the first warden nila. First warden. Sabi dyan, Elam Linz, ayusin natin yan. Okay, inayos lahat yan. Na kung saan daw, during daytime, anong ginagawa sa mga PDL? During daytime, sila ay magsasama-sama. Day group, yan, or congregate ang term. Day group and congregate. Bakit daw, ano, bakit ginugrupo? Para daw maraming trabahong magawa. Para maraming work ang magawa. Yan. Okay? Pagdating naman nung gabi, night time, yan. Pagdating ng night time, ang nangyayari naman sila naman ay under solitary. Yan, solitary system or solitary confinement. Okay, solitary confinement. So in short, individual cell. Individual in their cell. So mag-isa lang sila, bawat isa, di ba? Bawat isang kulungan, isa-isa. Okay? So sabi ng mga ano, taga US, i-adapt natin ito. Okay, so ang nag-adapt, tandaan nyo, ang gumamit talaga, wide use in United States of America. Okay? So, ito naman yung isa, sabi niya, hindi naman totoong mas effective yan.
mas effective yung sa amin. Ano, sabi ano yung sa inyo? Yan. Sabi ng ano, mas effective yung sa amin. Ano ba yung meron kayo? Tatawagin na lang namin to na pen, yan, Pennsylvania Correctional, yan, Correctional Facility. Or, tinatawag natin ano yan, na Pennsylvania Prison. Yan, prison. So, ang system na ginagamit nila, what is the system? Ang system po ay tatawagin nating ano, solitary system, or tinatawag naman natin siyang separate system. Separate system. Yan. Separate system. Yan. Okay. So ngayon, dumating ang time, sabi nila, oy, Elamlins, dito na lang sa amin. Lumipat ngayon si Elamlins. Lumipat si Elamlins dito. Okay, sino mamalit kay Elamlins dito ngayon? Sino mamalit sa kanya? Si Architect John D. Cray. Siya yung pumalit sa kanya. Okay? So, sabi naman dito, sige, apply natin ha. Yan, in-apply nila. Sabi, kailangan day and night ang mangyayari ay solitary confinement. Okay, ubo. Wawa naman yung nakulong dito. So, ibig sabihin, yan, they work in their own cell. Mag-isa. So, ibig sabihin, work plus individual. Yan, individual. Mag-isa sila sa loob ng kanilang kulungan. So, sabi ng European country, mas effective sa amin yan. Yan ha. So, sabi ng European country, mas effective sa kanila. Used in European country. European country. Okay? So, kuha natin. So, ngayon, naglalaban pa rin sila. Sino mas effective? Sabi naman ng European country, mas effective sa amin ito. Sabi naman ng Amerika sa Auburn, mas effective sa amin to. Okay? So, maliwanag tayo dyan, mga chapapi. Nakakasunod po ba? Alam niyo na kung bakit sila tinatawag na two rival. Dahil sa mga tao, hindi kulungan ha. Dahil sa tao na mas naniniwala sa kanila. Okay. So, let's proceed. Yan. Okay? So, sagot na. Ano sagot sa 46 daw? Miss, tanong sa 46. 46? 45? Ano yung 45 natin? 45 alpha. 46. Ano ito yung 46 natin? Bravo. Yan. And 47. Ano siya? 47. Elmira Correctional Facility. Okay tayo dito. Take note yan ha. Yan. Oh, ito. Ewan ko na lang. Pag nagkamali pa kayo dito ha. It is the period of recognizing human dignity. Oh, yan ha. Baka magkamali pa kayo dyan ha. It is the movement of reformation, period of introduction of certain reform in the correctional field by certain person, gradually changing the old philosophy and punishment to a more humane treatment with innovational program. Ako? Or development of correctional system. Ano sagot natin dyan? Ayun. That is the age of what? Sagot natin dito. Ayun, age of reason. Okay, take note yan ha. That is the age of reason. Other term ng age of reason. Sige nga, other term yan. Other term ng age of reason. Ano po ang other term ng age of reason? Patay! Wala na. Age of enlightenment. Okay, very good.
Next. O, ito yung ano, age of reformation. O, tingnan nyo ha. So, pag sinabi namang age of reformation, ano ang ginawa? Replace corporal punishment, exile, and physical with penitentiary. Okay, penitentiary. Basta pag may narinig kayong salitang penitentiary, lagi ang nasa paningin nyo or nasa utak nyo, harness pain. Okay? So, pag penitentiary, syempre, saan ilalagay yan? Sa penal colony. Yan, penal colony. Kung ayaw mo ng salitang penal colony, mas madali mong maintindihan, or prison. Ayun lang yun. Okay, so sa age of reformation, sabi niyan, o sige, hindi ka na namin na wala ng corporal punishment, wala ng mga physical disfigurement, sige, kulong ka na lang namin. Yan. Pagdating naman ng age of rehabilitation, sabi niyan, assumes the criminal were handicapped person suffering from mental or emotional deficiency. So, ano ang kailangan daw natin dyan? Sabi dyan, sa age of rehabilitation daw, ang tao daw, yan, ang taong, yan, ang taong gumawa, yan, gumawa ng krimen ay may sakit. Kaya, dapat itong gamutin. Okay? Sino yung tao na yun? Yung ano? Yung... Sino yung tao na yun nagsabi niyon? Kilala niyo yun eh. A person who committed crime is not criminal. But he is a sick person that needs... Yun, very good. O kalain niyo yun, no? Kay Cesar Lombroso. Yan, ayan ang pinaniniwalaan ni Cesar Lombroso. Okay. So ano naman ito? Yung tinatawag na age of reintegration. O tingnan nyo. Society become patient as well as offender. Much more emphasis in a place on pressure exerted on the offender by social group. Regulate is of, ano yan? Regulate is opportunity. Ayun, very good. Yan, sabi daw nila. Society becomes the patient as well as the offender. Okay? So, nagiging pare silang ano, problemado, may patient. So, much more emphasis is placed on the pressure exerted on the offender by social group to which regulate is opportunity. Okay? So, nung time ng ano, ng age of reintegration, sabi nung, ano, sabi ng mga tao, ano yun? Burden na society. Burden to na offender yan. So, i-pressure na lang natin yung mga offender na yan. So, lagyan na lang natin ng ano, ng limitasyon. Kaya, dyan pumasok yung utak nila na, yan, kapag kriminal, yan, di ba? Yan. Pag ex-convict, yan, ex-convict, ano ang nahihirapan sila? Ano nahihirapan ang ex-convict? Kapag lumayan na, di ba? Ex-convict, lumayan. Ano nahihirapan sila? Iyon. Ano yung patay? Trabaho. There is a social stigma. May bansag sa kanya, social stigma. At doon sila nahihirapan. Difficult. Yan, difficult. In finding what? Job, yan. Employment, yan. Difficult para sa employment. Yan pala yun, no? Buisit na yan. Yan pala yun, no? Kaya ang daming umiiyak na mga PDL natin. Yan, no? Diba? So, yan palang sinasabi ng age of reintegration. O, kapag nakalaya yan, anuhin natin yan. Pigilan nyo na makapasa trabaho yan. Kaya isipin nyo ito, no? Kapag ano, kapag mga bagong laya, hirap talaga humanap ng trabaho. O, di ba? O, naniniwala kayo, do you believe that the ex-convict or client na natin ay deserve second chance? Do you believe second chance para sa kanila? O kaya naniniwala ba second chance?
Yan. Sigurado ka, Melody? Yan. Boss, si Jovi, sigurado. Okay, paano kung rapist? Lima ang ni-rape. Deserve niya second chance. Okay, mahirapan tayo doon. Pero, for the purposes of the board exam, edi, pakabait kayo. Tanda na, pag board exam, pakabait kayo. Oo, deserve niya second chance. Okay? Pero siguro, depende sa kaso nilang nila. Yes? But depende sa kaso naman siguro nila, di ba? Pero as a general rule, pag mga PDL, mga ex-convict, they deserve second chance. Pakabait na lang kayo for the purposes of the board exam. Okay, pero pag in reality, aba, mapapaisip ka. Ano kaso mo? As in, ano mo? Lima na patay. O, di ba? At tanggapin mo? Hindi, di ba? Mag-ingat ka. Okay, so let's proceed. Yan. Sunod. Ayun. Ito na. Number 49. It was established in year 1825. Yan. For juvenile who were the predecessor of American Reformatory School. The development of peace movement has coincidence with humanitarian outlook ba? Ano to? Hanapan natin keyword dyan. Uy, 1825. Oh, may 1825. For juvenile, oh. For juvenile, oh. Teka lang. Lahat naman to pang juvenile, eh. Oh, isa-isay na lang muna natin itong ano, kulungan. Baka kahit paano dito, mapadali yung trabaho natin. Isa-isay natin. Ito, taga-Santo. Taga-Santo si Borstal. Taga-san yan? England. O, taga-England ka. Okay. Ito, ano, youth detention cell. Ah, sa Philippines ka. Taga-Pilipinas ka. Ay, ito. Ito, maganda tanong. Pambukas to eh. Tingnan nyo ah. May tanong ang tropa natin. Sir, yung drugs, ang kaso pero naka-probation po. Gusto mag-apply ng work pero may record na pending sa police clearance, sir. Okay, ganito yan, mga chupapi. Kapag ikaw ay na-probation, hindi basta-basta pwedeng maglabas ng mga record. Tandaan nyo ha, kahit police clearance pa yan, NBA clearance, hindi makikita yung drugs doon. Although may record siya talaga. Pero pag inilabas mismo yung kanyang NBA clearance or ano, eh walang criminal, walang record na makikita doon. Okay? Hindi basta-basta pwedeng ilabas na, uy, ano yan, convicted ng drugs, nag-apply lang probation, hindi pwede basta-basta ilabas yun. Dahil once na nilabas nila, yung ano yung nakalagay na naka-drugs ka doon, di ba may drugs ka, eh violation po yan ng ano? Violation po yan ng confidentiality ng probation record. Okay. Kawawa sila doon. Bukod pa sa privacy act na yan, no? Okay. Tapos pag nag-apply pa sila ng probation, yung ano yung naglabas na record, hindi sila bibigyan ng probation. Okay? So, yan na. O, eto. Si Elmira. Taga-saan ka, Elmira? Lagi niyong tatanungin yung pag-ipilihan. Taga-saan ka, Elmira? Ah, taga-ano yan? Taga Auburn, di ba? Taga Auburn ba yan? Taga New York din yan eh. New York to eh. New York. Okay. So, dalawa. Eh, kaso ito, pinag-uusapan juvenile. Ito kasi, pag Elmira, pang adult, oh, wala na, tapos na ang laban na. So, ang sagot na natin dyan ay New York House of Refuge. Okay, pero hanapan pa natin ng mga keyword ang mga ito, bagay na to. Hanapan pa natin ng mga keyword. Yeah. So ano ba yung possible na keyword natin? American Reform Juvenile, ay, Juvenile Reform instead of Punishment, the first juvenile reformatory in New York. Ayun. So ang sagot natin yan ay ano, that is a New York House of Refuge. O, isipin mo, ganyan lang pala magsagot sa board. Basic. Basic na basic eh. Okay. So, next. Number, ano na? Number 50.
Okay, ito number 50. Who introduced the silent system in 1831 at the Auburn? Sino kaya yun? Sino yung nag-introduce niyang ano? Nang tinatawag natin na Sebulon Brockway? Wala, walang kinalaman yun. Tanggalin mo na si Sebulon Brockway. Si ano? Si Samuel Gridley Howe. Sino to? Ay, siya yung ano? Siya yung nag-coin ng salitang parol, no? Parol. Siya yung nag-coin ng salitang parol. Okay. Unang gumamit, ha? First used parol. Word. Precious word parol. O, ayan yun. Tanggal na. Tanggal ka na. O, John Howard. Kinalaman mo dyan, John Howard. Okay. Ano kinalaman ni John Howard dyan? Okay. Ano kinawalang kinalaman ni... Yan, ito, tama. Ito, ah. Sino to? Jeremy Bentham, John Howard. Ayan. Ayan, may nagtanong, sabi. Sir, in the other book po, si ano, si tawag dito? Si Elam Blins. Okay. Ito yan, chupapi. Pakinig, ah. Ang pinaka, ano talaga, ang pinaka tawag dito, original ng tinatawag nating silent system. Tanda na, pinaka-original na silent system, wala nang iba kundi sino? Si? Yan. Ipat natin. Wala nang iba kundi si Jeremy Bentham. Siya ang pinaka-original. Yan, original. Yan na, tanda niya. Under the American Criminal Justice System na ano na libro na nabili ko ng online. Siya ang original ng silent system. Okay. Tanong. Sir, in the other book, as Elam Lins, ito yan, mga chupapi. During that time in 1831, ang consultant po ng, ano, ng Auburn Prison, wala ng iba kundi si Jeremy Bentham. Andan, ha? Andaan yan, ha? Siya yung pinaka-consultant po ng Auburn Prison. Andaan yan, ha? Siya yung pinaka-consultant of the so-called Auburn Prison. Siya yung pinaka-consultant niyan. Diba? E di siya na ganun yan. Tapos doon lang pumasok si ano, si, tawag dito, si Elam Lins. Okay? So, si Jerry, si John Howard, wala na yan. Tapon nyo na si John Howard. Kasi may mga nakita akong ano eh. Actually, may reviewer ako nakita na tinanggal nila si Elam Lins. Mali yun. Okay, ang tama po dyan, Sir Jeremy Bentham. Dapat binabasa nila po yung pinaka-history ng American Criminal Justice System. Nandun lahat yan. Kaya nung time na yun, nung hinanap ko talaga yan, talagang binili ko pa sa online yun, no? Ayun ang pinagtiyagaan kong basahin. So, nandoon lahat. Kaya nakita ko, sabi ko ba, ayan din yung mga ano yung tawag dito? Yung mga source ng examiner. Meron pa sa online, nasa ano na, nasa $350. Pwede nyo bili kayo yan. Tingnan. So, anyway, yan. Next. Ano sagot natin yan? Si Jeremy Bentham. Yan. Okay. Number 51. Yan na. Number 51. It refers to the prison whereby prisoners confined in their own cells. Yan. Confined in their own cells. Yan. Mga chupapi. Yan na. Confined in their own cell. And during night. Aba, during night ka pala, mag-isa ka lang. Yan. Pero congregate work in shop. Ayun. Pag umaga, nakilala sa congregate, system, factory,
New York. Ang sagot natin dito, no? Anong sagot natin dito, mga tropa? Sa tingin nyo? Oh, may AA pa kayo, ha? Okay? So, alin dito yan? Isa-isayin natin. Ang treatment-oriented prison, eh, syempre, dyan papasok yung rehabilitation. Tanggal na. Rehabilitation. Tanggal na po yan. At ang custody-oriented prison, ah, ito naman yung kulong. Okay, kulong ka, kulong. Pag Pennsylvania, maybe sa Pennsylvania, work, lagay natin, individual work plus solitary. Okay, tanggal na. Ayun, so dalawa na lang. E di, let's go for the Auburn prison. Okay, that is an Auburn prison. Okay, ano yung chato di if? Ito yun yung chato di if. Ito. Ayun, galing yung mga Arvin, ha. Ang chato di if, ayun naman ay ginawa para saan po yan? Saan ginawa itong chato di if na to? Ano yan? Ano yung chato di if? Yan yung kulungan na ginawa para sa mga political and religious crime. Ayun. Saan yan? Sa France. Basta France yan, no? Yan. French means yetri. Oh, you know? If, you know, ibig sabihin pa na lang if, yetri. Yan, ha? Bali naman namang history natin na ganito. Okay. So, tuloy natin. Yan. Anyway, ano katumbas ng ano ng chato diip sa atin sa Pilipinas? Anong katumbas ng chato diip sa Pilipinas? Ayun, very good. Ang galing nito ni ano, Asera. Okay, ang katumbas po ng chato diip sa Pilipinas, wala nang iba kundi ang San Ramon. Yan, San Ramon Prison and Penal Farm. Okay, wala nang iba kundi ang San Ramon Prison and Penal Farm. Take note yan, ha? Ang San Ramon Prison and Penal Farm. Bakit? Para saan ba yan? Ah, para lang naman yan sa political offender and Muslim rebel. Okay. So, take note yan, mga chipapi. Take note. Okay? Sir, as of now, sino politiko nandun? Now, di ko lang alam tuli. Di ko lang alam mo. Kung sino yung politiko nandun. Di ba? Di ko talaga alam kung sino yung politiko. Sino kaya? Yan, magtatanong ako. Tatanong tayo. Pusit to. Busit to, sabi nito. Siya nagtatanong sino politiko, tapos parang wala. Busit to, Ton. Puksain natin yan. Sabi ni Sir Tampos, pupuksain yan. Okay, so, next natin. Teka lang, burahin ko lang to, ha. Nawawala yung pamburay. Yan, all. Yan, o. So, next. Uy, ay lumipat. Yun, o. Treatment-oriented, ayan o, ginagamot yan. Kasama sa rehabilitation ang education. Alam niyo ba, sa board exam, tinanong din yan. O, eto ang tanong sa board o. Yan, eto ang tanong sa board. Eto ang tanong yan. Considered as the cornerstone of rehabilitation. Ano kaya sagot natin diyan eh, no? Cornerstone of rehabilitation. Ano sagot sa tingin niyo kaya? Ano sagot? Ano sagot natin dito? Wala na. Ang sagot po natin diyan ay prison education. That is a prison education. You know? Okay. So ngayon,
Binigyan kayo. O, ito, binigyan kayo nito. The backbone. Yan, the backbone of rehabilitation. Tignan nyo. May sasagot ng ano dyan. May sasagot ng patrol dyan. May sasagot ng patrol dyan. Akala ko may sasagot pa ng patrol dito. Wala na. Pag may sumagot na patrol dito, ayawa na. Okay. The answer is therapeutic community. Yan. Yan. Nakikita. Yan. Nakikita. Ay, nakikita. Okay. Sorry. Sorry naman. Sorry. Hindi ko nalilipat doon. Dito na lang siya. Dito na lang. So, backbone of rehabilitation, therapeutic, community, and modality program. Yan. Okay. So, next. Oh, binigyan kami ng tanong pa. Bigyan pa natin ng tanong dito. What directorate responsible for TCMP and rehabilitation of the PDL. Sige nga. Eh, yan. Sagot natin dyan. Yan. And BJMP. Okay, sagot natin dyan. Yung tinatawag nating directorate for, yan, patay, wala na yung DRD, BJMP nga, directorate for inmate welfare and development. BJMP tayo. Okay, take note yan ha, take note, huwag kayong magkakamali dyan, pambatang tanong yan, no? Okay. Iba yung dating DRC mantokwa naman. Yung ano, DRD, yung Directorate for Reception. Yan, Directorate for Reception. Yan, Directorate for DRD, Directorate for Reception and Diagnostic. Ayan yung DRD na dating RDC. Okay, ayun yung dating RDC. Na saan na ngayon to? Saan matatagpuan yan? Dating RDC ng Bucor. Take note dyan, ha? Take note. Huwag kayong magkakamali dyan, ha? Okay, trabaho ni DRD ngayon is for the reception of the reception of the PDL. Okay? Ayan yan, ha? Take note yan. Yan. So, tuloy tayo. Lipat tayo ngayon. Yan, oh, 52. Yan, burahin ko lang to. 52. Yan, very good. Sa medium, patay. Sa Kamsampagita, tropa. Yan, sa Kamsampagita. Yan, tagal lang to ha. Burahin ko lang to. Yan. So, the panopticon is a type of prison building designed by English philosopher Jeremy Bentham in 1785. The concept of the design was derived from the word meaning pan and opticon. Opticon means? Ano ibig sabihin ng opticon? Yan. To allow to be observed. Very good. Yan. Ito kasi nga, no? Ito, uy, wala to. Wala nga. Yan. Itong to allow, ayan yung ano, pan. Pag
To be observed, ayun yung opticon. Okay, na? Pan, to allow, then to be observed, opticon. Okay. Yan, meron silang observation power in outside. Parang ganito yan. Actually, ganito talaga yung ano niyan. So, may tower sila. Di ba, paikot yan, di ba? Kulungan nila, paikot. Yan, paikot. May tower sa gitna. Okay? Ito yung mga presong ito, wala naman silang nakakikitang tao na nakatingin sa kanila. Okay? Wala nakikitang tao. Yan. Pero, nagkikreate ng ano, ng pakiramdam ang mga ano, ang mga jail guard dito at ipapaisip nila doon sa mga preso na laging may nakatingin sa kanila. Malaging may nagbabantay sa dilim. Okay, ito kasi one way lang to. One way glass, tank light. Pag tumingin ka diyan, akala mo walang tao. Okay? So, eto mga tao na kitang-kita nila sa labas. Sir, bakit ginawa ni Jeremy Bentham yung tinatawag na panopticon? Kasi nung unang panahon, kulang na kulang tayo ng mga officers, jail guard, mga prisoners. So, ang naging sagot ni ano, ni tawag dito, ni Jeremy Bentham, kailangan tayo magkaroon ng tinatawag nating strategy. Dahil kulang tayo, ma-strategy tayo. Gawa tayo ng tank na nasa gitna at lagi natin muna, magpakita muna tayo sa kanila, sitasitay min tao, then sabay nilagyan nila ng glass ito. So ngayon, yung mga tao dito nagpapakwit kasi isip nila lagi, parang laging may nakatingin. Nakasusunod po ba? Yan, nakasusunod po ba? Hello? Okay. Yan.